What's up guys, welcome back to another episode of Ear Flicks, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyo na makadinig uli at para maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para dun sa mga bago sa channel, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist as well as hearing loss educator based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflix is to create a community of hearing awareness advocates at syempre maging informed consumer kayo ng mga hearing technology gadgets and services. Okay, para hindi kayo naloloko at maging wais na consumers. Alright? Topic natin for today is related sa topic natin last week, which is ano ba ang tinnitus? Okay. So, this week, ang continuation nun is ano ba ang relation ng stress at ng tinnitus. Alright? So, kung ready na kayo, please hit that subscribe button and notification bell and share this video and let's begin our show. Para maintindihan natin ang relationship ng tinnitus at stress, kailangan natin maintindihan kung saan ba nanggagaling ang stress. Okay. So, ang stress ay nanggagaling sa function ng ating part ng ating brain, which is yung limbic system. Yung limbic system ang siyang nagpapacilitate ng ating emotions. Okay. Ito yung galit, ito yung happiness, ito yung fear, na kung saan every time na na-encounter natin tong mga emotions na to, nagre-release ang ating katawan ng tinatawag nating stress hormones. Itong mga stress hormones na to ay innate sa ating katawan bilang tao to protect ourselves sa mga panganib at danger. Okay? Ang pinaka-interesting part about our limbic system is naaapektuhan siya ng mga nadidinig natin. Okay? Whether it's words or mga tunog na naririnig natin, naaapektuhan natin ang limbic system. Okay? So, sa makatuwid, pag naririnig natin ang tinnitus, pwede niyang maapektuhan ang ating limbic system and subsequently, magkaroon tayo ng stress dahil sa ating tinnitus. Tuwing tayo ay nai-stress, ang ating katawan ay nagre-release ng stress hormones. Ito ay ang mga sumusunod, adrenaline, norepinephrine, at cortisol. Ginagawa na ito is pinapa-alert nito ang ating katawan para makaiwas sa sakuna. Halimbawa, nakakita kayo na ng rumaragas ang sasakyan na papunta sa inyo. So, mangyayari is magre-release ngayon yung ating limbic system or i-activate yung limbic system ang ating ang katawan na mag-release ng stress hormones para maiwasan yung sakuna na yun. Ngayon, pag inalis na natin yung sakuna, yung fear, mangyayari ay yung ating cortisol o yung ating hormone level ay magbabalik sa normal. Okay? Yung sitwasyon na to ay ang tinatawag natin na acute stress. Okay? Kung iisipin yung episode na tumaas yung ating stress level ay maiksi lang. Now, kung merong acute stress, meron din tayong tinatawag na chronic stress. Okay? Yung chronic stress is parang naghalo-halo na siya ng mga acute stress. Okay? So, halimbawa ng chronic stress, let's say for example, meron tayong tinnitus. Okay? Mangyayari sa tinnitus is ma-activate niya ang ating limbic system kasi nga naririnig natin, di ba? Dahil nga meron tayong fear, mangyayari is ma-activate niya yung tinatawag nating limbic system. Yung limbic system natin ngayon, sasabihin niya sa ating katawan na mag-release ka ng stress hormones. Pag nangyari yun, syempre, itong mga stress hormones na to, papataasin niya ngayon yung ating
heartbeat, ang ating paghinga, na kung saan over time, kung palagi tayong nagkakaroon ng constant na release ng stress hormone, pupwede tayong magkaroon ng mga chronic illnesses o na chronic na sakit, tulad ng mga sakit sa puso, hirap na sa pagtulog, magkakaroon kayo ng tinatawag nating hypertension, diabetes, and so on and so forth. Okay? So, pag nangyari yon, ang nagiging siste is, syempre, bilang tao, kailangan natin gamutin na kung saan itong paggagamot natin ng mga sakit na to, nakaka-cause siya ng ikadadagdag ng tinnitus, which is yung tinatawag nating hearing loss. Okay? So, kung lalala ang ating tinnitus, ang mangyayari is, syempre, ma-activate na naman natin yung ating limbic system at magre-release ulit tayo ng mga stress hormones. Okay? So, yun yung nangyayari. Nagiging cycle siya. Paano natin i-minimize ang ating negative reaction regarding tinnitus? Okay? Kadalasan, yung mga taong nakakarinig ng tinnitus, ang kanilang perception sa buhay ay ang tinnitus ay nakakatakot. Okay? Nakakatakot dahil po pwede siyang makaapekto sa ating pamumuhay. Natatakot tayo na kaya tayo may tinnitus is dahil nakakamatay siya. Natatakot tayo dahil ang tinnitus natin nakakakos ng total deafness o pagkabingi. Okay. Nakakatakot ang tinnitus dahil hindi natin nalalaman kung saan nanggagaling yung tunog. Okay. Tulad nung ating episode nung nakaraan, ang ating nabanggit is kaya nga tayo nagpapahearing test is para ma-educate namin kayo na ang tinnitus ay hindi siya life-threatening. Okay? Isa lang siyang phenomenon na kung saan outcome siya o simptoma siya na meron kayong hearing loss. Okay? Pupwede nating isipin or pupwede nating i-reframe ang ating paniniwala na pag narinig natin yung tinnitus, matakot tayo. Pupwede nating gamitin na kaya natin naririnig yung tinnitus is dahil stress tayo. Pupwede natin siyang gawing ganong mindset or yung ating state of mind na every time na naririnig natin yung tinnitus, pupwedeng stress na tayo. Yung kondisyon ng katawan natin ay na-start na tayo ma-stress. Para sa last segment, ang ating tatalakayin is yung tinatawag nating relationship ng stress and music. Po pwede natin mapababa yung ating tinnitus o ang ating stress. Kasi pag tayo nai-stress, syempre alam natin tataas din yung ating tinnitus o mayroon siyang effect sa ating tinnitus. Pag naririnig kasi ng katawan natin yung ating brain ng ating tinnitus, nangyayari maraming na-activate na parts ng ating utak. Okay? To counterbalance that, okay, pupwede tayong makinig ng mga music na mapupunta tayo sa state na stress tayo to a relaxed state of mind. Okay? Dahil parehas din ang effect ng stress and tinnitus compared to music. Marami rin na-activate sa ating utak na mga parts na kung saan pupwede niyang mabalansi ngayon yung effects ng tinnitus sa pamamagitan ng music. This is again Sir Ero saying we will make the disabled able. Para natin gagawin yon by hitting that subscribe button and notification bell. Please do subscribe sa ating website at www.eroslomboy.com para sa mga future updates at mga written documents about hearing loss. Ang ating keyword for today is walang iba kundi ang tinatawag nating adrenaline. Okay? Ang adrenaline ay isang stress hormone na nakakatulong sa atin na maging alert. Pero nakakasama siya, syempre kung meron tayong
negative feeling about tinnitus. Okay? Para dun sa mga naghahanap ng online support pagdating sa kanilang mga karamdaman sa tenga, nandyan sa ating description sa baba ang ating mga kaibigang mga doktor from Manila to Visayas area. Meron din tayo dyan mga link ng mga Facebook pages ng ating mga outpatient department, especially ng aking alma mater, which is yung University of Santo Tomas. Andyan din yung ating mga link ng mga tinutulungan nating mga small na hearing clinics na kung saan makamura kayo pagdating sa mga hearing test. Siyempre, meron din tayo dyan na pediatrician na po pwedeng tumulong sa atin. At higit sa lahat, sa link din sa ating baba, I would recommend na tulungan din natin sila na i-share ang kanilang mga postings tulad ng mga YouTube channel. Meron din tayo dyan mga Shopee link. At siyempre, yung tinatawag nating mga subscription link. Tulad ng ating mga subscribers dito sa ating channel na kung saan kailangan nilang mag-raise ng funds para matustusan ang kanilang mga hearing needs. So until then, hope to see you soon. At syempre, always remember na yung ating mga keywords. Okay, naka-apat na episode na tayo. So by Thursday, 30th of September, magkakaroon ulit tayo ng raffle. Always keep in mind na ginagawa natin to hindi lang to learn, is also to entertain ourselves and to have a positive mental attitude pagdating sa ating hearing loss. Tandaan nyo, yung hearing loss, bagamat na permanent siya, pwede rin natin siyang tignan in a positive way. Okay? Hindi siya dapat katakutan. Kung baka kailangan i-address natin yung ating feeling na may reason ba't nangyayari to, at syempre tulungan natin ang ating sarili na mag-cope up sa ganitong sitwasyon. Until then, see you soon. Bye!